What's up, mga kulisap? It's me again, Jersey. Back again with another video. And for today, ang topic natin is how to grow your online business. Sino ba ako para magbigay ng tips sa inyo about online business? Ang bata-bata ko pa. I'm actually 18 years old, kaka-18 ko lang. And nung nag-start ako ng online business, I'm only 17. 17 pa 18 na ako. Ayun. So, sa mga hindi nakakaalam, I'm the owner ng Jace Collections. It's a cosmetic line. Nung una, nag-start lang ako na meron akong gustong bilhin. Meron lang akong gustong bilhin and hindi ko alam kung paano ko yung mabibili. Nag-aaral lang naman ako. Kumukuha lang ako ng pera. Wala naman akong trabaho. Kumukuha lang ako ng pera mula sa baon ko. Kumukuha ako ng ipon mula sa baon ko. So, kung isa ka ng estudyante at gusto mo rin kumita through online business, please keep on watching. To be young and in love in New York City. Ayun, kung isa ka ng estudyante katulad ko, I'm currently first year college, tapos maasa ka pa rin sa magulang mo, katulad ko, wala pa akong trabaho, and gusto ko lang bumili, nag-start lang, gusto ko lang bumili ng cold wax. Ayun, yung para sa kilikili, yung wax pang tanggal ng buhok sa kilikili, tapos parang nanghihinayang ako sa pera kasi nga syempre, ang baon ko lang ng grade 12 ako, 50 sa isang araw. Tapos, pag syempre, ipang kakain ko yun, ipang papamasahe, wala masyado natitira. So, yung mga ipon ko, talagang konti lang. Konti lang talaga. So, naisip ko, magkaya hindi ako magbenta. Hindi ko naman actually iniisip na magbenta talaga ako ng cold wax. Pero tinanong ko yung mga klase ko kasi total, tinatanong nila ako kung ano daw ginagamit ko sa underarm ko, bakit hindi siya masyadong maitim. Kasi, so nakakita ko nun online. Tapos, tinanong ko sila kung gusto nila magbili sa akin. Sabi nila, sa susunod na bili ko daw, ibili ko daw sila. Wala nga akong pang bili. So, ginawa ko, tinubuan ko yung ibibigay ko sa kanila. Kung napapanood nyo to, sorry. business lang, walang personal. Ayun, parang tinubuan ko. Tapos sabi ko, pagka nakakuha ko ng limang orders nun, makakabili na ako ng isa para sa akin yung tubo. So ginawa ko, nag-ipon ako ng mga orders bago ako bumili. So ayun, nakabenta na ako. Tapos inisip ko, ba't kaya hindi na lang akong mag-business? Total, marami namang hindi nakakalam ko sa nakakabili ng ganito, ng ganyan. So ginawa ko, yung mga pangangailangan ng mga kaibigan ko, iniisip ko kung ano, yung mga binibili nila, iniisip ko, ba't hindi na lang ako magbenta ng ganun? So ayun, dun ako nag-start. Dun ngayon nag-start yung business ko, nagmula siya sa cold wax, tapos iniisip ko, pwede na rin pala ako magbenta ng lip tint. Pagkatapos kong alamin yung mga ginagamit nila, yung mga binibili nila kung saan-saan na napakamahal, binabaan ko yung presyo nung nagbenta ako. Kunyari, nagbenta ko ng lip tint. Tapos, ang mahal ng mga binibili, 150, 180, 200, pataas, ganun. Ang binenta ko lang siya for 120 lang. So, nagustuhan nila yung mga klasiko. Bumibili sila sa akin. Sa akin na lang sila bumibili instead of sa iba. Tapos, nagbenta ko na kung ano-ano. Sa una, nagre-resell lang ako ng mga, pag nakita ko, ay, mura yun na. Pwede kong ibenta ng medyo may tubo ng 20. Tapos, ayun, masaya na ako sa 20 nun kapag nakakabenta ko ng isa. Tapos, hanggang sa naisip ko, mas mura yata pag gagawa ko ng sarili kong brand. Kasi syempre, pag sikat na yung brand, kapag nag-sale siya, mababa lang yung magiging kita mo, magiging benta lang, ganun. So, nag-start ako ng sarili kong brand. Yun. Doon na nag-start na ako ng online business. Naggawa ko ng FB page. So, yun, hindi ko alam na aabot na siya sa 1K plus likes. Tapos, madami na akong nabibentahan. Ayun, doon nag-start yung online business ko. So, fast forward, after mag-start ng business ko, inalam ko yung mga target market ko, yung mga ka-edit ko, mga 14, ano ba start nag-lip tint? Ang 14, no? 13, siguro. 13 yan. Mga 13 to 20 plus, yung mga kakagraduate lang, ganyan. So, yun yung mga target market ko. Inalam ko muna yun. Tapos,
dapat alam mo kung anong panlasa nila. Hindi naman porket ganito yung age nila. Ay, hindi naman porket ito yung kailangan nila. Ito na lang kailangan nila forever. Iba, how about yung mga bumili na sa'yo ng lip tint? Siyempre, nagda-drain labi. So, gumawa din ako ng lip scrub. So, ganun ako nagsimula. Parang, nag-experiment lang. Hindi naman yan agad-agaran eh, na alam mo agad kung anong kailangan nila, kung alam mo agad kung anong bibili nila sa'yo. Ano yan, it's a process. Trust the process ng pagbebenta. Hindi porket nandito na yung isang tao, kailangan nandito ka na rin. Ay, ang dami niya nang nabibenta. Siguro hindi ko kaya yan. Kaya mo din. Kung kaya ko, ako nga kaya ko eh. 18 years old pa lang ako eh. Siyempre ikaw, kaya mo din. So, ayun. Hanggang sa ano, kung ano-ano na yung binenta ko, na pumapatok naman. Kung hindi pumatok, edi huwag na ito ibenta. Ganon. It's an experiment. Kasi, depende rin yan sa ano eh. Sa pagtanggap ng tao dun sa binibenta mo. Kung kumita siya, edi maglabas ka ng marami. Kung hindi siya kumita, edi kontian mo. Mauubos at mauubos din yan. At mabibili at mabibili din yan. Don't compare your success sa success ng iba. Kasi, nung nakita mo sa iba, day 20 na nila yon, ikaw day 0 mo pa lang. So, to discuss kung paano ako nagkaroon ng sarili kong physical store for only 500 pesos. Oo, 500. Hindi yung clickbait. Hindi clickbait yung title ko. 500 pesos lang talaga. So, ang ginawa ko, noong una, hindi ko pa siya alam. Lately ko lang siya nalaman. At i-share ko siya sa inyo. Kasi, meron ako, di ba yung pangalan ng page namin is Sell and Shop. So, ang rason bakit Sell and Shop yung title is because nagbebenta kami. Doon ako nagsimula eh. Nagbenta ako kasi gusto kong bumili. Mahilig akong bumili, kaya ako nagbebenta. Hindi ako mahilig umutang. Ang ginawa ko, nagbenta ko, tinubuan ko para makabili ako. Gumawa ako ng sarili kong paraan para makabili. Hindi utang. Never ever nyo gawin na option nyo yung mangutang. No. It's a no for me. So, ito na. Naglalakad kami nun. Tapos, nakakita kami ng yung parang stall na maliit. Parang bazaar, pero hindi siya bazaar. Tapos, ang tawag pala dun is concept store. Yung iba-iba yung tinda. Iba-ibang owner kasi yung may-ari nun. Ayun, kaya iba-iba yung tinda nila. So, nakakita ko nun. Eh, syempre, ako yung pagiging babae ko, talagang, bilin mo yan. Parang ganun, tinatawag ako ng concept store. Parang sinasabi sa akin, bilin mo ako, lumapit ka dito, tignan mo yung mga items, bumili ka, parang ganun. So, ayun, nakabili ako ng damit. Ayan, bumili ako ng damit. Kasi nagandahan ako, tapos 180 lang. So, ayun. Huwag natin itapik yun. So, ayun, bumili lang ako ng damit. Tapos, sabi ko, ano kaya? Parang, ano meron dito? Bakit iba-iba? So, tawag pala doon is concept store. Concept store siya. Kasi iba-iba nga yung owner niya. Bawat cube, iba-iba yung model. Iba-iba yung owner. Ayun. Kaya pala, iba-iba din yung item. So, ayun, na-discover ko siya. Edi, chinat ko yung parang page, sinerch ko yung page. Kasi bawat concept store may name eh. So, chinat ko siya parang magkano yung upa sa ganon, magkano kaya. Kinakausap ko rin yun si ate doon. Tapos, ang mahal. So, yung binilahan ko ng damit, hindi ako doon nag-canvas ako. You should canvas kasi baka mamaya naisip nyo, ay, ang mahal pala mag-physical store, wag na lang, mag-online business na lang ako, wag. Wag kayo mag-settle kasi wag nyong parang nililimitahan nyo yung sarili nyo, wag. Don't limit yourselves kasi dapat palagi pataas. Pataas lagi yung iniisip nyo, hindi okay na ako dito. Okay lang, it's okay na makontento, pero sa business, hindi. Kasi hindi ka dapat magsisettle na hanggang dito lang ako, ganyan lang, wala pa ako masyadong pera, dapat ganito, baka malugi ako. Hindi. Dapat kapag nagbi-business ka, willing ka to risk. Yun yung isa pang importante. You should be willing to risk. Kasi, kung magiging negative lang yung mindset mo, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tapos, ayun na nga, nakahanap ako. Kasi sumali ako sa mga group. Sumali ako sa group ng mga concept store sa Philippines, kaya ganyan, si ano pa ba yung may bakante. Kasi minsan may mura kang makita, pero wala namang bakante. Kasi nga mura, so mga 300 lang, wala nang bakante. Kasi 300 lang yung isang cube. So for cosmetics, sabi mo yung mga
kung saan swak yung items mo, kung yung items mo is cosmetics lang, kasya ka na sa isang cube na ganyan, eh, usually mura lang yung ganon, isang cube. So, ayun. Dadap ako ng ganon. Kasi kapag ang binibenta mo is, ano, damit, mas mahal yun. Siyempre, kailangan yun. Yung may mga hanga-hanga, ganon-ganon yung bibili mo. Tapos, ayun, so sa akin yung isang ganon lang. So, ang una kong nakita is yung sa Saturday's Lifestyle and Fashion Hub. Yun yung una naming branch. Yun yung una naming branch sa Saturday's Lifestyle and Fashion. Tapos ito na, yung pangalawa naming concept store is for only 500. Meron ka ng physical store. Yung sa Confetti Glaze. Ayan, Confetti Glaze. Although, malayo siya sa amin kasi located siya sa QC. Sa Fairview. Sa Commonwealth. Ayan. Di siya located. Although, malayo siya sa amin, it's okay kasi 500 lang. Te, talo ka pa ba? 500, may physical store ka na. Iba pa rin kasi may physical store ka. Iba rin naman yung may online business ka. Online store. Siyempre, iba pang sales yun. So, to be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good. Long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Not into morning coffee. Kasi babalik din naman yan sa'yo. Kumbaga ngayon, syempre maglalabas-labas ka lang. Pero dadating din yung time na mag-withdraw ka rin naman. Tapos ayun, meron ako nabili itong, ano ba tawag dito? Unicorn egg growing pet. Alala, ang cute lang niya. So sabi ko sa inyo, diba? Nagbibenta ko, tapos bumibili din ako. Nakuha ko to sa Confetti Glaze. Nabili ko siya sa Confetti Glaze. Magkano ba to? Parang 70-75 pesos yata, ayun. So ayan, ganyan siya oh, ang cute oh. Ilalagay mo yung egg sa container. Ayan. Tapos, lalagay mo ng tubig. Tapos, after 2 days, 12 to 24 hours, lalabas na yung, ano, yung unicorn. Ganyan siya. Kita ba? Ayan o, ganyan siya. Ang cute, diba? Wala lang, share ko lang. So, ayun. Yun lang naman yung mga gusto kong sabihin. So, kung natuwa kayo sa aking ginawang video and feeling nyo helpful naman siya, please give it a thumbs up. And subscribe na rin kayo sa aking channel. So, ayun. Thank you, everyone. Ang saya pala na i-share yung journey mo sa iba. And I hope and I pray na lahat tayo ay maging successful balang araw. And ayun lang. Bye-bye, everybody. Subscribe ka rin sa aking channel. See you on my next video. Bye! Someone.